Ngayon ay lesson 5 na tayo ng ating fluid mechanics class. So last time na pag-usapan natin yung lesson 4 bulk modulus of elasticity. So ito na bali ngayon yung last part ng ating fluid properties lesson. So again, recap, natapos na tayo sa properties associated with mass and weight, mga density, specific gravity, specific weight or unit weight, tapos viscosity, and then you have bulk modulus of elasticity, at then ngayon you have surface tension. So ayun, so ayun, bago lahat, welcome sa ating virtual classroom, and then welcome sa channel. Dito nabibigay tayo ng mga lectures on different engineering subjects. So ito nga, meron tayong playlist para sa fluids or yung fluid mechanics. So anyway, dito sa picture na nakikita natin, meron tayong ito yung parang illustration ng surface tension. Meron tayong tinatawag dito na water striders. So ito yung mga pwedeng or napapansin natin sa mga ilog, tumatakbo-takbo to sa surface ng ano, no? Ng yung surface ng water. So ito yung ano ba tawag doon, nakikinabang. Ito yung mga nakikinabang sa surface tension, yung mga water strider. Okay? So by definition, it's a property whereby liquid at the material interface, usually liquid gas, exerts a force per unit length along the surface. So pag titingnan natin dito sa picture, meron tayong liquid, and then meron tayong fluid dito up. No, dalawang fluids naman to. Ang dito lang sa taas, meron tayong air or gas. Isipin na natin, ito ay water. So, ang sinasabi dito na liquid-gas interface is yung pagitan or boundary ng gas, which is the atmosphere, yung air, at saka yung water. So, yun yung liquid-gas interface. So, sinasabi dyan na dyan madalas malakas yung surface tension dun sa nag-iba na yung material, kasi parang dito puro liquid lang, puro water, tapos biglang may boundary dito na iba na naman yung fluid. So ang theory dito is that di ba nga meron tayong cohesion between molecules, so may force of attraction between, kunwari ito mga puro water molecules. So, merong force of attraction dito within the molecules. Kaya sila hindi naghihiwalay-hiwalay na yung water. Kasi nga, attracted yung mga molecules natin. Merong theory dito is that at this particular interface na nagbago na yung medium, nagbago na yung fluid, mas malakas ngayon yung attraction ng mga molecules dito papunta dun sa mga molecules below. So ibig sabihin, itong mga dark blue, mas malakas yung attraction ng dark blue dito sa baba niyang molecules compared sa mga nandito lang. Kasi mas merong ibang medium na nandito sa boundary nila. No? So yung tension na yun, tension kasi hinihila eh. No? Hinihila ng mga nasa baba yung... Actually, naghihilahan sila. No? Tsaka yung hila na yun, mas malakas yung attraction ng hila dito sa bandang boundary. Yun yung nag-create ng film, yung parang manipis na film sa taas ng surface ng water dahil dun sa attraction na yun ng mga molecules. So, yun yung product na ng surface tension, okay? And again, yun yung pinagpapakinabangan ng mga water strider, ng mga maliliit na insects. So, bakit nga ba sila nakakatayo na hindi nahuhulog, no? Kahit yung karayo, pag ilalagay mo paperclip, hindi sila na nalulunod. So syempre merong force na andito, and then yun yung create, again yun yung create ng film, tapos di ba action reaction. So ibig sabihin, pag merong hila dito, meron ding reaction diyan na pataas. So kung ang insect mo or yung paperclip or yung needle is light enough na kaya pa siyang i-carry nung reaction na upward force, so hindi siya mahuhulog. Pero pag mabigat na yung ilalagay mo, na hindi na siya kakayanin nung surface tension na force, kasi surface tension talaga yung tawag dun sa force na yun, yun. So hindi na siya kakayanin ng surface tension, so yun yung malulunod na. And then, may nabasa din ako na yung mga water strider, ang mga paan nila,
is actually hydrophobic. So ibig sabihin, hindi talaga sila nababasa. So since hindi sila nababasa, hindi sila nasasubmerge. Isa din yun sa mga factors na kaya hindi sila nalulunod or hindi sila na sasubmerge sa ilalim ng surface ng water. So anyway, yun yung surface tension. No? Dahil dun sa malakas na cohesion between particles, dahil nag-iba na yung medium mo sa boundary. So mas malakas yung attraction nila dito sa liquid-gas interface compared sa dito lang ng mga attraction. So maraming applications yan. Isa na yung droplet ng ulan. Kaya spherical yung droplet ng ulan. Kasi, yun nga, may water ka sa loob, tapos air yung nakapaligid. So, yun yung nagpa-create ng surface tension sa buong surface area ng droplet mo. Yun, isa yun sa mga application. Kasi ang ulan talaga, hindi siya yung droplet na nakikita natin na pag-ano. No? Spherical talaga yung droplet. Nagiging parang ganun lang yung usual na droplet na parang sibuyas. Kasi dun sa effect ng air, paghabang bumabagsak siya. Pero yung droplet talaga is spherical dahil sa surface tension. Okay? So, tension force acts on the plane of the surface given by F sigma. So, bali, ito ay ano to, no? Subscript. So, ang force daw due to sigma. So, ang surface tension natin is denoted by the symbol sigma. Okay? So, yung sigma sa stress, ito rin yan, no? Surface tension. So, the force is just surface tension times yung length. Where L, or length, is the length over which the surface tension acts. So, kung ito yung, dito yung surface tension, so ito yung L bali, no? Tapos, magiging linear kasi yung force na applied by surface tension along length. So, kung ita-times mo yung surface tension na naka-Newton per meter, times the meter equals Newton. Gets ba? So, kung linear, naka-linear yung force mo, linearly distributed yung force, the times mo dun sa length, magiging force na lang, or Newton. Same with the stress or pressure. Pressure, for example, pag ita-times mo, kasi naka-force per area, pag ita-times mo sa area, magiging force na lang, Newton. Okay. So, this is the typical surface tension value for water, no, at room temperature. Tapos kung hahanapin natin dito, meron tayong dyne. So ang dyne is actually 1 times 10 to the negative 5 newtons, no? So meron dito, room temperature is somewhere 20 degrees to 22 degrees Celsius. So somewhere dito. So ito yung 73, no? 73 or 0.073 newton per meter na room temperature ng water. Then kung mapapansin nyo dito sa curve natin, as temperature increases, bumababa din yung value ng surface tension. So, explanation naman nun, kasi nga pag nag-increase na yung temperature mo, mas nag-move freely yung molecules mo. So, ibig sabihin, nababawasan yung attraction nila between or among themselves. So, as that attraction decreases, mababawasan din yung surface tension na nasa taas. Kasi nga, nag-decrease din yung attraction between molecules. So, yun, no? Inversely proportional yung temperature and surface tension. As temperature increases, surface tension decreases. Okay? So, ang common na application ng surface tension is yung capillary action. Capillary action is the rise of water above the static level at atmospheric pressure. So, ito yung static level, yung original na level bali ng fluid, and then yung atmospheric pressure is yung yan, yung naka-open lang sa hangin. Ganito, no? So, this is atmospheric pressure, zero gauge pressure. Anyway, madidiscuss pa natin yan later, no? Zero gauge pressure equals atmospheric pressure. So, yung rise ng capillary, yun yung rise ng water, which is also called the capillary action. So, saan ba ito magagamit, no? So, kunwari, ito, meron kang water. Ito yung original na level ng water. Tapos, ito, isang tube to, no? Ito yung tube. Ang tawag natin dyan is capillary tube. Pag i-dip mo yan sa surface ng water, itong portion na to, ito yung aangat. Aangat siya dun sa tube dahil nga dun sa capillary action. Pag-rise ng water dahil dun sa attraction. Attraction ng molecules mo, as we discussed earlier. And yun, it will cause the water to rise. So, saan ba ito nagagamit?
sa medical applications, yung pag-test ng mga, yung pagkuha lang ng mga maliliit na samples, kunwari, mga mag-test ng dugo, so yung mga ginagamit nila dun, yung capillary tube. Hindi ka na magsasuction para kumuha ng sample. Ang gagawin mo lang, gagamit ka ng capillary tube, i-dip mo dun sa fluid, tapos ito na yung mangyayari, makakuha ka na ng sample. Kasi kusang aakyat or aangat dun yung fluid mo because of the surface tension. Okay? Okay. So, yun. Kaya ito, may force dito na ano, dahil dun sa yun, yung force ng surface tension. May demand lang. So, medyo na ano tayo. Distract. So, anyway, so, sample problem tayo. Sample problem, we have given yung kanina, the surface tension of water, and then you have the unit weight of water at temperature na 20 degrees Celsius. So, ito yung sinasabi pa natin last time, na yung unit weight is also a function of temperature. So, kung mag-increase yung temperature, since nag-increase, nag-move, mas na move freely yung mga molecules. So, mas gumagaan yung hindi naman siya gumagaan, no? Kasi ang volume niya yung nag-expand. So, lumalaki yung volume. Tapos, unit weight is weight over volume. Lumalaki yung volume. Lumiliit din yung unit weight mo, di ba? Kasi kung naalala niyo yung 4 degrees na unit weight ng water is 9810. Ito naman, at 20 degrees Celsius, 9790 yung unit weight ng water. So, which is at room temperature. So, this is the unit weight of water at room temperature. This is the surface tension of water at room temperature. The diameter of the tube is 1.6 millimeters. Ang required dito is how much now is the rise or yung delta H. Delta H ng ating fluid or which is water. So, solution, dalawang force lang naman yung dalawang forces lang naman yung present dito sa figure natin. Of course, yung surface tension, ito yung force na due to the surface tension, and then ng weight ng volume na ito, no? Yung umangat na volume ng fluid, yun yung may weight, okay? So that's why ito lang, no? And ito, didiscuss natin bakit ganito yung force. You have, di ba ang force natin kanina is just force is equal to surface tension times length, di ba? Yung sigma L. So, yun yung force, sigma L. So, ito ngayon yung sigma, ito ngayon yung L. Okay? I don't know, ito yung L, yung pi D. Bakit pi D? Kasi yung tube natin is circular. Ang surface tension natin, kung ito yung tube, nag-a-access sa dito sa circumference. Sa circumference ng, di ba dyan dumikit yung fluid mo? Sa circumference, sa paligid ng inner walls ng tube. So, ibig sabihin, nandito yung surface tension mo sa paligid, sa diameter. So, kaya may pi D. So, ito na yung sigma times L. Ito yung cosine theta naman. Ito lang yung direction ng ating force. But, since it is a very small angle, pwede nating i-assume to na zero. Okay. So, yun. Magiging cosine 0 is just 1. So, magiging ano na lang, sigma pi d. Okay? And then, ito naman sa weight. Weight is just unit weight times volume. Diba kasi yung unit weight, ang equation ng unit weight natin equals weight over volume. So, para makuha mo yung weight, mumultiply mo lang yung unit weight sa volume para makuha mo yung weight. So, ito na yung unit weight. Ito naman yung volume. So, ang volume is just area ng cross-section times height, di ba? So, ito yung area ng cross-section mo, and then this is the height, delta H. So, since circular to, ang cross-section mo is pi d square over 4 times delta H. Okay? So, ang pi d square over 4 ay equivalent lang yan ng pi r square. But since, yun nga, yung r equals d over 2, so yun magiging pi d square over 4. Okay? So, again, ito magiging cosine 0 is 1. So, mawawala yan. Kakancel din natin yung pi. Kasi pareho namang may pi.
Then maka-cancel natin yung isang D dito and then yung isa pang D dito. So may matitirang isang D. Dito matitira dito is yung sigma na lang. Ito unit weight, delta H, and then 4. So pwede nating ilipat yung 4 dito. Magmumultiply tayo ng 4. And then ang kukunin natin is delta H. So the equation for delta H is this one. We have 4 times sigma. Tapos itong unit weight and water is malilipat dito sa kabila. Magiging denominator. So substitute lang natin yung mga given values. We have 0.073 Newton meter, which is given as the sigma, the unit weight, and then you have the diameter in meters. Kasi naka-millimeters yung given. Okay? So, yun. Final answer is 18.6 millimeters. Okay? So, yun. Ganun lang yung pagkuha ng surface tension. And, yun. Marami pang application actually yung ano, no? Maraming applications yung surface tension. Ito nga, yung nasabi natin kanina, yung spherical na droplet, yung sa ulan. So, yun. Ang pagkuha naman ng pressure or force dito sa loob ng pag-i-cut mo ng ano. Pero hindi na natin ito masyadong i- ano, no? Kasi saan man naman natin tumahanapan ng application. No? And then, you also have this one. No? Parehong, pareho lang kasi pareho lang naman sila spherical. Ang difference lang dito is ito bubble. Eh. So, mismin, hollow yung loob. Tapos, ito, pwede rin dito. No? Ito yung mga madalas sa needle na application sa needle. No? So, sa needle, meron kang dalawang forces sa... Yeah, ito yung needle. So, meron forces sa gilid na to, tapos sa gilid na to. And then, yung weight. And then, you have this one. ito ay isang ring. Anyway, ganun pa rin, no? Meron tayong surface tension na force and then we have the... Ito naman hinihila sa taas. Okay? So, yun. Yun yung mga ibang applications ng surface tension. By the way, yung capillary action na nakita natin kanina, yun din yung... isa din sa mga application niya is yung... Kunwari, pag napapansin nyo, pag nagdi-dip kayo ng cloth or basahan sa tubig, kahit hindi nyo basahin lahat, parang gumagapang yung water, yung tubig, paakyat dun sa cloth. Di ba? Parang kahit i-dip mo yung isang portion lang, mababasa na yung nasa taas na part niya. So, yun yung isang product ng capillary rise, ng pag-akyat ng water dahil dun sa attraction ng molecules. And then, isa pang application is yung pag-rise ng... yung sa mga kahoy. Pag-expose ng roots nila sa tubig. So, yung initial talaga na pag-rise ng water sa mga roots is due to capillary action. And then, yun. After that, yun na yun. Addition, cohesion na ng water in between the material sa roots. Kaya siya umakit pa ng... ano. Pero ang initial talaga na process ng absorption ng ano is nagsisimula sa capillary action. So, yung rise ng water. So, yun yung mga everyday ano lang, applications ng... surface tension. So, isa pang sample problem, we have a glass tube inserted. So, mercury naman yung fluid natin, hindi tubig. Still, room temperature, 20 degrees Celsius. So, what is the upward force on the glass as a result of surface effects? So, force naman yung hinahanap dito, no? Hindi yung rise ng ano. Mapapansin nyo pala, dito sa image natin, at dito sa dalawang image actually, no? Yung water, yung behavior ng water is that paakyat yung, or merong rise ng water. May rise ng height. And then, naka-concave upwards yung, concave yung shape ng ating curvature sa water. No? Dahil sa water, sa case ng water, mas malakas yung attraction ng molecules mo with water, surface water, and yung walls ng glass dun sa capillary tube. Kaya mas umaakyat sila. Kasi nga, dun, mas malakas yung attraction nila dun sa walls kaysa dun sa kapwa nila water molecules. Dito naman sa mercury, opposite. Pag mag-dip ka ng capillary tube, naka-convex yung shape, and then pababa yung height. So, yung original na height, pababa. So, sa mercury naman, kabaliktaran ng water, no? Mas solid yung attraction ng mga mercury molecules to each other compared dun sa attraction ng surface molecules ng mercury dun sa walls ng ating tube. So, kaya ganito yung behavior ng
Mercury. Okay? So, given tayo ng surface tension ng Mercury at room temperature, 20 degrees Celsius, 0.4855 Newton per meter. So, again, kailangan natin ng force dito. No? So, pag didrawing natin yung forces, meron tayong upward force. Ito yung hinahanap, no? Bale, ito yung pang-counter na nitong downward forces na dinrawing natin. Ito yung hinahanap ngayon, yung F na blue. Itong mga F na red, ito yung mga surface tension. So, yan, surface tension sa inner na walls. Tapos, meron ka ding surface tension dito sa outer na walls. So, meron kang Fi, the surface tension sa inner na walls. And then, you have the Fo, which is the force due to the surface tension sa outer na walls. Okay? So, summation of forces along Y, meron kang F equals Fi and Fo. And then, yun. Same with kanina na meron kang sigma L. Ang sigma dito is, ito na given, and then you have the L. Pi D, which is the circumference, and then yung direction ng ating angle. Since given naman yung angle natin, so ito na yung gagamitin natin. Cosine 15, no? Kasi adjacent. Adjacent over hypotenuse. Okay? So, cosine 50. So, ang direction ng force natin, actually, ng tension is dito. So, kinukuha lang natin yung vertical na component, which is, kaya merong cosine 15. And then, we have the sigma pi d1 cosine 50. Okay? So, pareha lang, no? Ang magkaiba lang is yung diameter. Kasi ito, inner. Ito naman, outer. So, substitute lang natin yung mga values natin. We have the pi, we have the sigma, and then you have the pi, cosine 50, and then you have the diameter na dalawa. 0.035, 0.025 meters. Okay, so naka-meters na lahat. Ang lalabas na unit is Newton. Kasi magka-cancel yung meter dito, dalawa. So, lalabas na unit is Newton. So, force, this upward force F, is equal to 0.0588 Newton. Okay? So, maliit lang na force yan. Huh? Yan. So, yan yung surface tension. As again, yung mga na-mention ko na application ng surface tension. Yun. Kasi madalas, hindi natin ma-appreciate pag walang mga application. Eh, no? Hindi natin malalaman kung saan siya ma-apply. So, anyway, yun. Nag-ana tayo na sinusubukan natin na magbigay ng tinatsaga natin maghanap ng mga application. Pero yun yung mga application, yung capillary tube, ginagamit siya dun sa pagkuha ng mga sample dun sa mga chemical, mga blood test, mga ganun, etc. etc. So, sana ulit ay yun, may natutunan kayo dito sa lecture natin. Pag may mga hindi masyadong klaro pagka-discuss, magtanong lang, comment or PM or ano, whatever, para mag-contact. So, yun. Thank you again sa pakikinig and panonood and see you sa next na lesson natin, which is fluid statics. Okay? So, fluid statics na yung next lesson. Thank you and see you again sa ating next.